Okay, good morning. Ito pa rin tayo ngayon sa Solviento Villas. Dito sa Molino Boulevard sa Bacoor, Cavite. I-check po natin ngayon si Sophia single detached unit with a minimum lot area of 120 and a floor area of 77. So, 2 bedrooms lang ito with 2 toilet and bath. So, check po natin ano. So, actual turnover, pero dress up po ito. So, i-mention ko sa inyo kung ano po yung mga hindi kasama upon turnover. So, ayan po. Pasukin po natin. Ayan po, si Sophia single detached. Okay. So, ito yung carport niya. Possible, for me, parang isang sasakyan pa rin, ano, ang pwede ma-park. Isang motor, isang kotse. Single detached ito, kaya may space pa siya every side. Parang kagaya nito. So, ayan yung actual turnover and design ng bahay. Okay? So, ikot tayo. May septic tank. Nandito siya. And then, meron siyang lanay dito. Tawag dito. Dirty kitchen. And then, every side, meron ka pang 2 meters dito. Ano? So, ayan, 2 meters. Okay? So, pwede ka pang mag-extend for future expansion. Punta tayo ngayon sa main door. So, sa main door, may mga tiles na rin po na kagaya yan upon turnover. And then, the main door. Okay? Doorknob. So, magandang klaseng kahoy din po ang ginamit nila dito. Matibay at saka po yung mga doorknob niya, magandang klase. So pagpasok po ninyo, mapapansin po ninyo na naka okay, sarado po natin yung pintuan, naka tiles na siya. Okay, living. So pansin nyo, wala siyang ayong space ng TV, pwede dito. And then meron ka pang space dito. I think pwede mo itong gawin na isa pang kwarto kung isasarado mo siya. Pero upon turnover, open din siya para pwede mo siyang gawing entertainment area. And then dito sa part na to, meron kang storage area. Okay? So yan, nakasarado lang po. And then dining, living, and then your kitchen area. So yan. Natural granite countertop with modular cabinet sa ibaba. Okay, so napakaganda ng actual turnover, no? So, ayun nga pala si Ma'am Cora. So, maintenance po yan since nag-start itong Soluna and Solviento Villas. So, ayan. And then, ito po yung kanyang common toilet and bath dito sa ground floor. So, actual turnover po, wala lang po yung salamin. Na yan. So, lavatory, CR. So, may tiles na po yung pader. And then ito yung pintuan niya going to dirty kitchen. So yan po. And then ito yung hagdan niya. Okay. Handrails, kahoy. Pero yung support sa ilalim, bakal siya. No? And then itong mga steps niya, makakapal na klase ng kahoy yan. So pansin nyo, kahit tuktokin ko siya, buong-buo yung tunog. So alam natin na solid talaga yung kahoy na ginamit. Okay, yung mga hagdan po niya, malalapad. Okay, ito yung molde na, ayan po, yung hagdan niya, malapad. Pag akyat mo sa second floor, mapapansin po niya na naka-vinyl planks po siya. So, ito po yung 2 bedrooms niya. So, check po natin ano. So, ito po yung common toilet and bath dito sa second floor. So ayan, actual turnover, toilet, lavatory, and then yung kanyang shower area. And then meron access si master bedroom. So direct access. Ayan, patungun tayo dito sa first bedroom. So first bedroom, malaki, malawa, kahit I think dalawang siguro pwede naman. Dalawang double deck.
ang ilagay mo dito na single size kasha, isa dito and naka yung isa naka horizontal doon sa part na yon. And then meron ko pang built-in cabinet space. Okay, I think pwede mo na siya ilagay dito sa part na to. So malawak yung first bedroom. And then lastly, yung kanyang master bedroom. Master bedroom, queen size bed with space for built-in cabinet. Space pa provision for aircon. Okay? So every side ng kama may space pa siya, no. And then yung kanyang mga bintana, mga alay type windows. So as usual, if you like this project, you can contact me on my number at the description below. And then leave a comment kung nagustuhan nyo o hindi. And don't forget to subscribe for more house video. Thank you.